Okay, magandang gabi sa inyong lahat. At bago tayo magpasimula sa ating panibagong paksa, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming pagkakataon na kami nawala at muli ngayong gabi bubuksan namin ang aming panahon, pagkakataon na muling ibibigay namin ang aming tinig sa pamamagitan ng media ministry sa internet. At umaasa kami, Panginoon, na ang mensaheng ito, makarating ito sa anang dako sa buong mundo, sa mga kababayan naming mga Pilipino na walang sawang nakikinig at nagsubaybay sa ministeryong ito. Aming itatalakay ngayong Ama, ngayong gabi, ang Revelation 2. Itatalakay namin ang pitong iglesia at pasimulan namin ito sa iglesia ng Ephesus. At aming pinapanalangin ang inyong pangangasiwa. Loobin mo ng inyong banal na espiritu ang siyang mangunguna. Gabayan mo ako at ganun din ang aming tagapanood. Hinihiling ko na habang pag-aralan namin ang iglesyang ito, makikinabang kami. Makikinabang ang lahat na naghihintay sa inyong mga salita, na kanila itong maunawaan, ang inyong ministeryo sa santuario, at paano kayo gumagawa para sa aming kaligtasan. Salamat Ama sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. At ako'y nagpapasalamat na ngayong gabi magkakasama tayo muli. No, sa kabila ng aming maraming trabaho, kabisi sa paghanap buhay, pero naisingit pa rin namin ang ministeryo sapagkat ito ang gawain natin habang tayo naghihintay sa Panginoon. Ngayong gabi ating itatalakay ang panibagong paksa, ang Revelation 2, The Church of Ephesus. Pero bago tayo dadako sa ating talakayan, ay gusto ko munang babatiin ang lahat nating mga viewers na nagsubaybay. At nagpapasalamat ako na marami ng mga taong kumukontak sa atin sa Japan. Si Sister Makamoto ay bago ko lang nalaman na sa Japan pala mayroong nanonood. At kayo nakikinabang sa ating ministry. No? Ang sa Saudi, sa Riyadh, maraming nanonood sa Riyadh. Nung nagdaang gabi, mayroong nakausap ako na uuwi ngayong December at malapit na siyang makakarating. At mayroon pa rin isa, si Sister Buscato ay matatapos na din ang kanyang kontrata sa Saudi, ay uuwi na rin siya at dadaan siya dito sa Iglesia ng Puting Kahoy. Umaasa kami na makikinabang kayo sa panibago nating paksa na ating itatalakayin. Si Sister Edita, binabati din kita ng magandang gabi. Alam ko na pag mayroon tayong mga bago na itatalakay, kayo po ay nagsubaybay, manunood palagi sa ating gagawin. At kumusta po kayo ngayong gabi? Ngayong gabi ating itatalakay ang napakagandang paksa. At gusto kong sasabihin sa inyo na ang ating pag-aaral sa Revelation, ating pag-aralan, umpisahan natin ngayong gabi ang Chapter 2. Ang chapter 2 at saka 3, mayroon akong hinihandang 8 topic. No? Pag ating itatalakayin ang chapter 1, 2 at saka 3, 8 topic ang ating itatalakay. Sapagkat ang 7 iglesia, isang bawat iglesia ay isang paksa ang ating pag-aaral na gagawin. At ang unang iglesia sa 7 iglesia ay ang Church ng Ephesus at ito yung ating itatalakay ngayong gabi. No? Pero ito yung mga iglesia na ating tatalakayin sa loob ng 7 araw, 7 topic na ating sunod-sunod. Ang una nating topic ay ang iglesia ng Ephesus at sa sunod ang Smyrna, abangan ninyo yan, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia at saka Laodicea. Ito yung mga topic na inyong abangan at bawat topic dito alam ko na kayo'y makikinabang. Iuulitin ko din mga kapatid na ang aklat ng Apokalipsis, ito po'y aklat para sa mga mananampalataya. Hindi po ito para sa sanlibutan. Kaya nga mapapansin ninyo ang mensahe, the revelation of Jesus Christ to the seven churches, ito po'y para sa kanyang tunay na iglesia. At kayo'y magtaka kung ang inyong relihiyon ay hindi makatalakay, hindi makapapaliwanag sa ano, mag-isip-isip kayo sapagkat maaring ang inyong iglesia na inananiban ay hindi tunay na iglesia. Pero sa iglesia ng Panginoon, ang mensahe niya ay maintindihan ng kanyang mga anak sapagkat sa kanya nanggagaling
ang kanyang mga salita. Ngayon ating itatalakay ang seven churches. Ibibigay ko sa inyo ang background ng seven churches, no? Sapagkat ito po'y mahalaga. No, ating titingnan dito, una nating titingnan sa ating pag-aaral bago natin itatalakay o ngayong gabi ang Iglesia ng Ephesus, atin munang pag-aralan ang pagiging pari ni Jesus Christ sa santuario sa langit. Importante ito na inyong malalaman. Isa sa mga foundational doctrine ng Seventh-day Adventist, yung doktrina namin patungkol sa santuario. Hindi ko pa ito natatopic ng buo, ang buong doktrina sa santuario, at dapat ito ninyong maintindihan. Sapagkat nung nakita ni Juan si Jesus Christ, nang narinig niya ang tinig habang siya nandoon sa isla ng Patmos, nang narinig niya ang tinig nang siya tumingin sa kanyang likuran, ay nakikita niya si Jesus Christ. Pero saan nakita ni Juan si Jesus Christ sa kanyang pangitain? At atin po itong pag-aralan ngayong gabi, at inyo po itong maintindihan kung aking i-review kunti ang santuario ng Panginoon. Ang ministeryo ni Jesus Christ para sa mga makasalanan ay mayroon po itong limang stages of his ministry toward the sinners. No, mayroon siyang limang stages ng kanyang ministeryo para sa lahat ng mga makasalanan. Paano ko sasabihin sa inyo? I-review ko sa inyo ang santuario ng Panginoon. Ito yung santuario sa wilderness, at mayroong order habang sinisit up nila itong santuario. Sa S, mayroong tatlong tribo. Sa West, tatlong tribes. No, may order ito. So, sa north at sa south, kasi 12 tribes ang Israel, tagtatlong tribes yan. At sa kalagitnaan, tinatayo ng Panginoon ang kanyang santuario. Atin itong pag-aralan, sapagkat gusto kong maintindihan ninyo ang ministeryo ni Jesus Christ sa santuario sa langit. Nang nakita ni Juan si Jesus Christ, nakikita niyang naglilingkod sa santuario sa langit sa holy place. Kaya nga natin itong i-review. No? Mapapansin ninyo, ito yung setup ng santuario sa wilderness. At ang santuario sa wilderness, mayroon itong tatlong pintuan. No? Mula sa kampamento, kapag ang isang makasalanan, kasi lahat ng kasalanan sa kampamento ng Panginoon, malilipat ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanilang handog na sa mga hayop. Kapag ang isang tao nagkakasala, malilipat ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng handog. At ano ang kanilang handog? Mga tupa, no? Mga bato-bato at baka. Pero mapapansin ninyo, ito yung obligasyon ng mga tao paano malipat ang kanilang kasalanan. Ang santuario ng Panginoon, mula sa kampamento, may ang unang pinto, ang pintuan ng court. At kung papasok ang banal na mataas na pare, naglilingkod sa araw-araw, sa holy place, ang pangalawang pinto, at ang pangatlong pinto ay ang most holy place. Maintindihan ninyo ito, bakit ko ito tinatalakay? Sapagkat kapag topic natin ang paglilingkod niya sa most holy place, no, mapapansin ninyo yung ika-anim na iglesia, mayroong pinto dyan na sit before the Philadelphia Church. At si Jesus Christ, mababago ang kanyang ministeryo mula sa holy place papunta sa most holy place. No, at ito yung ano ng Panginoon. No, mapapansin ninyo, ang santuario ng Panginoon sa araw mayroong pillar of clouds, at sa gabi mayroong pillar of fire. No, ito yung at lahat ng kasalanan magiging malilinis ang kanilang kasalanan, nililinis ng Diyos ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanilang handog na mga sakripisyo. At si Jesus Christ, gusto kong ipapaliwanag ang five stages ang ministeryo ni Jesus Christ para sa mga makasalanan. Ang unang ministeryo ni Jesus Christ para sa mga makasalanan, si Jesus Christ dumating sa ating planeta at siya po'y naglilingkod sa camp. Now, napapansin ninyo? Ang handog ng tupa, hindi ito nagmula sa court, kundi sa camp. Kung si Jesus Christ ang nagiging handog para sa mga makasalanan, si Jesus Christ kailangan mamumuhay sa kampamento ng mga makasalanan. Kaya kapag babasahin natin yung John 1:14, "And the Word was become flesh and dwelt among us."
Kasi ang ating tagapagligtas mamumuhay sa kalagitnaan natin. Kasi siya ang kordero ng Panginoon na mag-alis sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga si Jesus Christ kailangang mamuhay kasama sa mga makasalanan sa kampamento. Ito yung una niyang ministeryo. Pangalawa niyang ministeryo, kapag pag-aralan na natin ang santuario, kailangan si Jesus Christ magiging handog para sa mga makasalanan. Na, mapapansin ninyo, ito yung ikalawa niyang ministeryo. No? Si Jesus Christ kailangang mamatay sa court ng santuario. No? Kaya nga, ang santuario sa court, dalawang bagay niyan, ang altar of incense at saka hugasan, yung lever. Na, mapapansin ninyo, nang pagkatapos yan, namumuhay isang perfecto sapagkat ang kautusan ng Diyos nangangailangan ng absolute perfection. So, ang ating tagapagligtas na mumuhay siya sa sanlibutan kasama ang mga tao, kaya yung pangalan niya Emmanuel, God with us, sapagkat si Jesus Christ na mumuhay sa kampamento. At pagkatapos niya, sa kahuli-hulihan niyang ministeryo sa lupa, kailangan siyang mamatay sa korte, sa court ng santuario bilang handog para sa mga makasalanan. Kaya nga ito yung sinisimbuluhan ng mga handog doon sa santuario ng Panginoon. At itong lever, ito yung nagsimbolo sa kanyang resurrection after death. No? Kaya nga, bago siya pumasok sa holy place. Ang holy place ng santuario, ito sapagkat dalawang, ito yung binabanggit ko sa inyo, pagkatapos sa hugasan, kasunod niyan ay ang dalawang kwarto ng santuario, yung pagkatapos sa ministeryo niya sa lupa, ay mayroon siyang ministeryo sa santuario sa langit at mag-umpisa siya sa kanyang ministeryo sa holy place. Kaya nga, pagkatapos ni Jesus Christ na buhay mag-uli sa lupa, ay umakyat siya sa langit at mayroon siyang gawain sa langit. Ano ang kanyang gawain? Naglilingkod siya sa banal na dako sa santuario sa langit. At sa 1844, pumasok siya sa most holy place. No? Pero yung, kung ating titingnan, ito yung materialis sa holy place. Tatlo. No? Sa labas, ating nakikita kanina sa santuario ng Panginoon, dalawa. Yung altar o burnt offering, doon yung sinusunog ang lahat ng mga handog sa kasalanan at yung hugasan. Pero dito sa holy place, tatlong bagay ang naririto. 7 candlestick, altar of incense, at saka table of showbread. Ito yung paglilingkod. Napapansin ninyo si Juan nang narinig niya ang tinig, nang lumingon siya sa kanyang likuran, nakikita niya ang anak ng tao na nakatayo sa kalagitnaan ng 7 candlestick. Saan ba na parte sa santuario ang 7 candlestick? Doon sa holy place kung saan si Jesus Christ naglilingkod bilang pare doon sa langit. Kaya nga yung pare dito sa lupa, hindi yun tunay na pare. Sapagkat ang tunay nating pare nung namatay si Jesus Christ, naabulis ang pagkapare sa lupa at siya na ang nagiging pare natin sa langit. Siya ang naglilingkod para sa mga makasalanan. No? At ang sunod na kwarto, ang holy place, yun yung Shekinah of Glory. At ang sa kwarto na yun, ang nakalagay lang doon yung Ten Commandments of God. Kapag pag-aralan natin yung pitong trumpeta, kapag hihipa na ang pitong trumpeta, nakita ni Juan na bukas ang templo ng Diyos sa langit at nakikita niya ang kaban ng testimony. Ang kaban ng testimony, no other than Ten Commandments. No? Mapapansin ninyo ito sa ating pag-aaral, pag-aralan natin ang Apokalipsis, hindi pwede na wala kayong background sa santuario. Maintindihan ninyo ang mensahe ng Panginoon kung inyong maintindihan ang paglilingkod niya sa santuario sa langit sapagkat si Jesus Christ ang ating pinakamataas na pare na naglilingkod para sa mga makasalanan. At ang kanyang paglilingkod mayroong 5 stages. Ang ikaapat niyang paglilingkod ay yung papasok siya sa most holy place. At sa ating kapanahunan ngayon, si Jesus Christ wala na dito sa holy place, kundi doon na siya sa most holy place. No? Sa ating pag-aaral, madaanan natin yan, ipapaliwanag ko yan. Kailan siya pumasok sa most holy place? At kung matapos na siya sa kanyang paglilingkod, sa ikaapat na paglilingkod niya sa most holy place, lalabas siya at ililipat niya ang kasalanan sa
the scapegoat, no? Mayroong pag-aaral tayo niyan at abangan ninyo yan, ating ipapaliwanag ang detalye na pagtuturo tungkol sa santuario. At ang ikalimang paglilingkod ni Jesus Christ, papalitan niya ang kanyang robe na isang mataas na pare sa isang damit na isang hari. Ito ang limang paglilingkod na ginagampanan ni Jesus Christ sa lupang ito bago matatapos ang ating sanlibutan. Na mapapansin ninyo, kaya nga sasabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 8:1 at saka 2, sabi niya dito, "Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is sit on the right hand of the throne of God, of the majesty of heaven, a minister of the sanctuary and of the tabernacle which the Lord pitched and not man." No, mapapansin ninyo, si Jesus Christ naglilingkod sa isang santuario, no? Isang tunay na tabernakulo sa langit na ang nagtayo at gumawa, hindi tao. At sino ang nagtayo? Ito ang santuario ng Panginoon. No? Kaya nga mayroong pag-aaral tayo patungkol sa santuario, ay abangan ninyo yan. Marami pa akong itatopic sa YouTube at nagnanais akong makikita ninyo ang paglilingkod ng Panginoon para sa ating makasalanan. Ating babalikan ang seven churches. Gaano ito kahalaga? No? Mapapansin ninyo, ito yung pitong iglesia na lumingon si Juan. No? Pag ating mababasa niyan sa chapter 1 ng Revelation. Nang narinig niya ang tinig nang siya'y lumingon, nakita niya ang description ni Jesus Christ. Hindi bilang tao, kung hindi bilang anak ng Diyos. At si Jesus Christ, naglilingkod siya sa ikatatlo niyang yugto sa paglilingkod, sa pagministeryo para sa kaligtasan sa mga makasalanan. At saan nakita niya si Juan? Sa holy place, sa pitong kandilero ng santuario ng Panginoon. Kaya nga, kailan ito? Nang nabuhay siya mula sa mga patay, umakyat sa langit, nag-umpisa siya sa kanyang ministry. No, kailan ba si Jesus, si John the Beloved na exile sa Patmos sa 96 AD, no? Bago siya mamatay, na exile siya doon sa Patmos sa taong 96 AD siya na exile. At si Jesus Christ, nakikita niyang naglilingkod doon sa santuario sa langit. Na mapapansin ninyo, ito yung sana naintindihan natin, anong kahulugan nitong pitong iglesia? No? Itong seven candlestick. Ano ang kahulugan nito? Mapapansin ninyo, ang pitong iglesia, the seven churches of Revelation represent seven period of church history. Tandaan ninyo, ang pitong iglesia sa Apokalipsis ay nagrepresenta ito sa pitong yugto ng kasaysayan ng iglesia. Pitong yugto. At kung ating napag-aralan ang aklat ng Daniel na magkatuwang, di ba? Ating napanood na ninyo yung aking turo patungkol sa Daniel, sa aklat ng Daniel. No, ating natutunan sa aklat ng Daniel ay magkatuwang. Ang chapter 2, ang katuwang niya chapter 7. No? Ang chapter 3, ang katuwang niya chapter 6. No? Ang chapter 4, ang katuwang niya chapter 5. Aklat ng Daniel. Ang Apokalipsis din, ganun din. Ang seven churches, ang katuwang din niya ay ang seven seal. Ang seven trumpet, ang katuwang niya ay ang seven plagues. Kaya nga, yun yung mga magkakatuwang na mga kapitulo sa Apokalipsis. Mayroong, ang chapter 13, ang katuwang naman niya, chapter 17. No? Ang chapter 14, ang katuwang naman niya, chapter 18. Ganun ang pagkadisenyo sa aklat ng Apokalipsis. Magkapareho ang kanilang format sa aklat ng Daniel. No? Kaya nga, atin nang natutunan, ang pitong iglesia, ang pitong kandilero, nag-represent ito unto a seventh period of church history. No? Ang ating pag-aralan ngayong gabi ay ang iglesia ng Ephesus. At ang mga taon, kasi seven period ito, no, hinati ko ito sa pitong yugto ng kasaysayan. Ang iglesia sa New Testament, nag-umpisa ito sa 31 AD. At ito yung
church age, no? Ito yung mga taon ng iglesia ng Epeso. Mula 31 AD natatapos ang kasaysayan sa iglesia ng Epeso sa 100 AD, kung saan doon namatay o doon naglilingkod si John sa 96 sa Patmos, at hindi na nalalaman kung anong taon namatay si Juan, basta around that time. Ito yung kasaysayan sa iglesia ng Epeso, no? Ang Smyrna naman, hinati natin ito at abangan ninyo ito, ang pangalawa kong topic patungkol sa Smyrna. Mula 100 AD natatapos ang kasaysayan ng Smyrna sa 323 AD. Ito yung mga church age sa aklat ng Apokalipsis. Ang ikatatlong iglesia, ang Pergamos, mula 324 AD, natatapos ito sa 538 AD. At abangan ninyo ito, kasapagkat maintindihan ninyo ito pag ating itatalakay ito isa-isa. At ang Thyatira, mula 38 AD, natatapos naman siya sa 517, no? At ang kasunod na iglesia, ang Sardes, mula 1517, at natatapos naman ito sa 1755. At ang ika-anim na iglesia, ang Philadelphia, ay nag-umpisa siya sa 1755, natatapos siya sa 1844. At ang Laodicea, ang kahulugan sa iglesia ng Laodicea ay the judging of the people. This is the judgment time, no? At dito pumasok si Jesus Christ sa ika-apat niyang ministeryo para sa mga makasalanan sa most holy place. Kaya nga, maintindihan ninyo yan, kailan pumapasok si Jesus Christ sa ika-apat niyang yugto sa paglilingkod sa santuaryo sa langit. Nag-umpisa ang kanyang paglilingkod sa ika-apat sa 1844, at paglalabas siya dyan, papalitan na niya ang kanyang kasuotan bilang pare papunta sa pagiging hari, at magaganap na ang second coming. Kung ating pag-aralan ang ating kapanahunan ngayon, malapit na tayo sa katapusan. Sapagkat ang panahon kung saan tayo nabubuhay ngayon, nasa huling iglesia na tayo sa kasaysayan. Babalikan ko sa inyo ang seven churches. Ang seven churches, ano yon? Represent the seven period of church history. At ang number seven sa propesya ay, ang number seven, pag magbanggit ang Biblia ng number seven, that signifies perfection. Mula sa pasimula, kapag matatapos niyan, matatapos na ang kasaysayan ng iglesia. Kung ating titingnan ngayon, kung saan na tayo sa kasaysayan sa pitong iglesia, nasa panghuli na tayo sa Laodicea. At kung matatapos ang kasaysayan ng iglesia, darating na si Jesus Christ. Ganun kalapit ang ating panahon, kaibigan. Kaya nga, malapit na si Jesus Christ na dumating. Ngayon ating pag-aralan ngayong gabi ang iglesia ng Ephesus. Ang kahulugan sa pangalang Ephesus, ang kahulugan niya ay it means desirable, no? Desirable ang ibig sabihin sa salitang Ephesus, no? Kung ating pag-aralan, mamaya ating pag-aralan ang lokasyon, yung geographical location ng yung location ng Ephesus, napakagandang siyudad, no? Siya ang pinakasentro, isang probinsya sa Roma, isang probinsya sa Roma na kung saan inagiging sentro sa Asia Minor, sa kasaysayan ng Romans province sa Asia Minor. Na ang at ating mapapansin sa pag-aaral sa ating topic ngayon patungkol sa Ephesus, no? The Epistle to the Seven Churches, kung si Jesus Christ, kasi ang aklat ng Apokalipsis, ito po'y aklat mismo ni Jesus Christ na kanyang ipinasulat kay Juan, at binibigay niya ito sa pitong iglesia. Ang ibig sabihin, si Jesus Christ, this is a personal letter given by Jesus Christ to his churches. No, mapapansin ninyo, kapag si Jesus Christ ang sumulat o nagpapasulat sa aklat ng Apokalipsis, ating mapapansin na mayroon itong ano, mayroong order ang pagkasulat, no? Mayroon siyang order at organized, isang organisadong sulat at mayroong order. At aking napapansin, ang format sa aklat ng Ephesus, yung seven churches, ito yung nagiging format niya. Kung inyong papansinin ang aklat, ang seven churches, ito yung kanyang format. Ang unang pagkasulat
sa bawat iglesia, inyong mapapansin na mayroong greetings na ginagawa si Jesus Christ. Tapos, identification. Paano niya pinikilala ang kanyang sarili, no? Na pinagmulan ng sulat, no? Sino ang nagpadala ng sulat? Mayroong greetings, then i-identify niya ang kanyang sarili, then pinapakita niya kung ano ang kondisyon ng iglesia na kanyang pinadala ng sulat. At kasunod, kanyang pinakita ang problema. Ano ba ang problema nitong iglesia? At kasunod sa problema, ating mapapansin ang kanyang counsel. Bawat iglesia, iba-ibang uri ng problema, ngunit bawat problema, mayroong solusyon. No? At ating mapapansin, pagkatapos sa solusyon, mayroon siyang promise. Then, closing. No? Sa ating pagtatalakay dito sa format na ating napag-aralan o napapansin sa aklat ng pitong iglesia, magkabaliktad minsan ang closing at saka promise. Minsan, mayroong mga iglesia na closing muna, then after the closing of his letter, then the promise. No? Pero ngayon, ang ating pag-aaral, una ang closing, then the promise of Jesus Christ. So, ito yung nagiging format. Dito tayo sa kanyang greetings. No? Sabi niya dito, ito yung sulat, sa sulat ni Jesus Christ na kanyang pinasulat kay Apostle Juan mula Revelation 2, 1 to 7. No? Ganun lang, ilang mga 7 verses lang ang iglesia ng Ephesus. Ito yung kanyang greetings. To the angel of the church of Ephesus, write. No? Ito yung greetings ni Jesus Christ. To the angels, to the church of Ephesus, isulat mo ito. No? Kanya, at mapapansin ninyo, ito yung kanyang pagpasulat. Ito yung geographical location sa 7 churches. Ang una nating pag-aralan, inyong makikita ang susunod nating talakayan. Hindi ko lang alam kung kailan ko maitatopic uli ang Smyrna, pero pagsikapan ko na ngayong linggo, maitatopic ko kaagad ang iglesia ng Smyrna. No? Bawat tuldok sa lokasyon ng Asia Minor, ito yung Asia Minor kung saan naroroon ang pitong iglesia. Maraming iglesia sa Asia Minor, sa totoo lang. At ang mga si Apostol Pablo ang naglilingkod dito karamihan. Sila ni mga ibang mga apostol. Pero mapapansin ninyo, pitong iglesia ang pinipili ni Jesus Christ at bawat iglesia iba-iba ang problema. Iba-iba ang kanilang kalagayan. At ginagawa ito, pinili ito ng Panginoon sapagkat nakikita din niya ang kasaysayan ng iglesia na iba-iba ang kanilang problema, iba-iba ang kanilang kalagayan, at ibang-iba din ang kanilang karanasan. At ating mapag-aralan ito ngayon, ito yung geographical location ng Ephesus. Ang Ephesus, ito yun, mayroon siyang harbor, ito yung harbor ng Ephesus na lahat ng mga sasakyang pandagat. No? Atin, bago dyan, ito yung ano, ito yung Ephesus na nakikita natin sa parang sa Gian Sea at malapit siya sa karagatan. At ang Ephesus, dito natin makikita ang isang napakagandang harbor, lahat ng sasakyang pandagat na nagmula sa Europa, sa anumang bahagi sa mundo. At karamihan dumadaan sa Ephesus kasi sa kapanahunan ni Juan, o sa kapanahunan nila ni Apostol Pablo, ito yung sentro ng probinsya sa Asia Minor, na probinsya ito ng Roma, na kung saan ay lahat ng mga sasakyang pandagat, mayroon silang napakalaking harbor, no? Yung pantalan na kung saan dito dumadaan. At ang siyudad ng Ephesus, this is the desirable city, napakagandang siyudad dito. Lahat ng mga tao gustong pumupunta dito, dadaan, mamasyal sapagkat nagiging pasyalan sa kanilang kapanahunan ang lugar ng Ephesus. Sa Ephesus, dito din natin makikita ang templo ni Diana, no? Sentro din ng pagan worship ang Ephesus. At sa lugar ng Ephesus, dito natin makikita ang isang goddess, no, na tinatawag siyang the goddess Diana, no? At ito si Diana, pinaniwalaan ito ng mga Griego na siya ay nagmula sa langit. No, mapapansin ninyo ang imahen ng ribulto ni Diana
siya po'y maraming isang babae na maraming suso. At pinaniwalaan nila na si Diana was a mother of God. No? At mapapansin ninyo yung idea na si Mary na nagiging mother of God, dito nila kinuha ang kanilang paniniwala sa Epeso, sa church ng sa lugar ng Epeso. Na mapapansin ninyo si Diana ay is dito din ano tinatawag ito si Diana na goddess of fertility. At karamihan sa mga tao na hindi nanganganak, dito sila nanalangin, mga asawa na hindi nanganganak, dito sila nanalangin sa templo ni Diana. At iilan dito pinapraktis nila na makipag-sex, makipagtalik sa kanilang asawa sa harapan ng ribulto na ni Diana. Kaya mapapansin ninyo, pero si Pablo na naglilingkod din niya dito. So, ito yung the temple, pero yung templo ni Diana ay sinira ito sa taong 356 sa panahon na mayroong dalawang templo na tinayo. Dalawang templo ang itinayo sa lugar na ito, templo ni Diana. At ang unang templo ay nawasak ito sapagkat nasunog. At ang pagkasunog niya ay down to the ground when Alexander the Great was born. At nangyayari ito sa 356 BC. No? At kung ating titingnan ang templo ni Diana, kung gaano kalaki, pinakasentro sa pagsasamba sa mga ribulto sapagkat mga Grego ang nakatira dito sa Ephesus. At ito yung laki ng templo ni Diana, 442 feet long. Kung inyong pag-aralan gaano kalaki ang templo ni Diana sa lugar ng Ephesus, 442 feet long. Ganyan kalaki. At ang kanya namang wide ay 225 wide. No? Ay hindi lang ako at sa templo na ito, mayroong 171 pillars, no? And 66 feet high, 7 feet diameter, at made of marble. At ang marble na gawa dito sa templo ni Diana, magkakaibang kulay. Mayroong yellow, blue, red, at saka white. No? Kung titingnan ninyo, napakaganda. At may halong ginto ang pagkayari sa templo ni Diana. Kaya nang dumating si Apostol Pablo, at alam niyo si Apostol Pablo, naglilingkod siya dito bilang misyonero sapagkat ang mga paglilingkod ni Apostol Pablo sa kanyang missionary journey ay karamihan mga buwan lang taon. Pero sa kasaysayan, sa ministeryo ni Apostol Pablo, si Pablo dito naglilingkod ng mahabang panahon sapagkat mula 52 BC o 52 AD hanggang 55 AD, si Pablo naglilingkod dito sa iglesia ng Epheso. Na mapapansin ninyo, but when they found out that he was a Jew, all with one voice cried out for 2 hours, great is Diana of Ephesus. Na mapapansin ninyo sa pag-aralan ninyo yung Acts 19 at saka 20, ito yung mga panahon na si Apostol Pablo naglilingkod sa Epeso. At habang siya naglilingkod, ang mga tao sumisigaw, "Dakila, no? Great is Diana of Ephesus." Sapagkat dito natin masusumpungan ang goddess ng mga ni Diana na bilang goddess, isang Diyos-Diyosan, isang babaeng Diyos-Diyosan na dinadakila nila. Ating nakikita itong theater, no? At alam ninyo ang mga tao, ito yung remain ng mga theater kung saan ito yung sentro ng kanilang mga kasayahan sa kanilang kapanahunan. Dito nila sinasamba at ang kanilang mga Diyos-Diyosan, at dito din nila pinapanood ang kanilang mga kasayahan. At mayroon itong 25,000 ang makakaupo sa teatrong ito. At ito yung mga remain na ngayon. Pero ang lugar na ito ng Epeso ay sira na ito ngayon.
Ito ang library sa Epeso na pinagawa ni Isus, no? At ito naman ang templo ng mga hidden gods. Ito yung mga remain ngayon sa lugar ng Ephesus. At ngunit ano na lang ito? Sa mga remain na lang, no? At sa kasaysayan, no, nang dumating si Apostol Pablo doon, mayroon ng mga mananampalataya. At alam ninyo ang mga mananampalataya na nasumpungan ni Apostol Pablo na mga tapat, si Aquila at si Priscilla. Ito yung mag-asawa na naglilingkod sa lugar ng Epeso. At ang unang misyonero na dumating dito ay hindi si Apostol Pablo. Ang unang misyonary na nangangaral dito si Apollos. Si Apollos, si Apollos sa kasaysayan, siya po isang dynamic speaker. Kaya nga nahati, nang dumating si Apostol Pablo, nang nangaral siya sa Epeso, nahati ang mga tao sa lugar na yan. Mayroong mga tao na ang kanilang idol sa pangangaral ay si Apollos. Kasi si Apollos magaling na mangangaral. Kung mayroong dynamic, pag ikukumpara ninyo si Pablo at si Apollos, Apollos was a dynamic speaker than Paul. Pero sa kasaysayan, kaya nga dumating si Pablo sa Epeso, mababasa ninyo yan sa Acts 19, mayroon na siyang nakikita doon ng mga mananampalataya. Pero napapansin ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya sa Epeso hindi nabubuhusan sa banal na espiritu. No? Sabi ni Apostol Pablo, pagbabasahin ninyo yung Gawa 19, natanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y binabautismuhan? Pero sabi ng mga mananampalataya doon, mga iilan na mga mananampalataya, hindi nga namin alam kung mayroong espiritu. So kaya nga, binabautismuhan sila uli ni Apostol Pablo at pinatungan ang kanilang mga kamay, saka na nila natanggap ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga ito yun si Apostol Pablo. Nagtanong si Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso, nang kayo'y binabautismuhan, natatanggap ba ninyo ang banal na Espiritu Santo? Sabi nila, hindi. Na mapapansin ninyo, at hindi lang si Apostol Pablo ang naglilingkod. Naglilingkod siya doon mula 52 AD hanggang 55. At sa kasaysayan ng missionary journey ni Apostol Pablo, ito ang pinakatagal na panahon na kanyang ginugugol sa isang lugar. At nananatili siya doon sa loob ng 3 taon. At pag-alis niya, kanyang sinusulatan si Timoteo na magiging bishop sa Epeso at siya ang nagiging kahalili, si Timoteo naglilingkod din doon bilang isang obispo. No? At hindi lang si Timoteo ang naglilingkod doon, pati si Juan. Nang siya po'y nakabalik mula sa Patmos, siya po'y naglilingkod sa Epeso at siya po'y nagiging ministro doon. Naglilingkod siya doon bilang pastor sa iglesia. At mayroong mga paniniwala sapagkat iniwan ni Jesus Christ si Mary, si Maria na ina ni Jesus Christ ay nakatira din doon sa lugar ng Epeso. No? And this continue for 2 years. Ito yung tala sa 1910. Si Apostol Pablo na nanatili siya sa loob ng 2 taon. So that all who dwell in Asia heard the word of the Lord, Jesus, both Jews and Greeks. No? Nangangaral siya 3 taon. Pero sa kasulat sa 19, 2 taon siya na nanatili sapagkat nakatira na siya doon ng 1 taon. Ang kapag pag-aralan natin ang iglesia ng Epeso, ito ang inyong matutunan, mga kapatid. Gaano kahalaga na ating matutunan ang iglesia ng Epeso? Kapag ating pag-aralan ang iglesia ng Epeso, 3 bagay ang 3 application in the messages of the 7 churches. Una, ang ating matutunan to the local church. Huh? Ang sulat para sa lokal na iglesia sa Epeso. Pangalawa, to us as individual. Maraming mga pastor, mga nag-aaral ng theology, sabi nila, hindi na natin pag-ukulan ng pansin ang iglesia ng Epeso sapagkat sa church age, mula 31 to 180, natatapos na yan, obsolete na yan. Pero hindi yan. Ang iglesia ng Epeso, magagamit natin ngayon sa ating kapanahonan. Alam niyo kung bakit? Bakit ko ito nasasabi? Sapagkat ganito yon. Ang sulat ni Apostol Pablo sa New Testament, mayroon pong 13
ka mga books. Mula sa aklat ng Roma hanggang sa kay Tito, ang aklat na nasulat ni Apostol Pablo, mayroong 13 mga aklat. Mula Roma, Corinto, Timoteo hanggang Epeso hanggang sa Tito, mapapansin ninyo, mayroon pong 13 mga sulat. Apat dyan ay mayroong personal letter niya. Mayroong personal letter. Ang siyam ay mga sulat niya para sa iglesia. Pero mapapansin ninyo, kahit mga personal letter ang kanyang sulat, katulad sa sulat niya kay Timoteo, from Paul, personal letter niya Timoteo, pero magagamit sa ating mga kabataan ngayon, ang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. At nagagamit natin ang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo, even though it is a personal letter. No? Mapapansin ninyo, ang sulat sa iglesia sa Ephesus, specifically para sa local church ng Ephesus, pero magagamit natin ito ngayon. Sapagkat ang problema sa Ephesus, maaring problema din natin ngayon. No? At ang problema, kung ang problema ng Epheso at ang problema natin ngayon, mayroong counsel na binibigay ng Panginoon sa bawat iglesia at ang counsel na ito, applicable counsel in our time. Mamaya ating itatalakay niyan, inyong maintindihan yan. No? At ikatatlo, yung to the church age. No? Mapapansin ninyo, tatlong mga bagay ang importante na dapat nating matutunan sa ating pag-aaral. Ito yung church age ng Ephesus mula 31 AD, natatapos siya sa 100 AD. Ito yung apostolic time, apostolic era of church history. Kaya nga ito yung ito yung unang iglesia. At sino ang mga membro sa iglesyang ito? Ang 12 apostles, then the 7 deacons, then ang mga mananampalataya na tumatanggap. No, mapapansin ninyo, ito yung mga nilalaman, ito yung mga tao na mga mananampalataya sa kasaysayan sa iglesia ng Ephesus. No, Christ's message to the church of Ephesus, ito yung kanyang mga sulat. Ito yung identification, no, na babasa na natin yung greetings kanila. Ito yung format na ating susundan. Dito tayo sa identification. No, paano in-identify ng sulat na ito? Saan ba nanggagaling ang mga sulat sa Epeso? Saan ba ito nanggagaling? Sabi niya dito, the mystery of the seventh star, kasi si Jesus Christ, habang nakikita ni Juan doon sa holy place ng santuario, hawak niya ang pitong bituin. Ang pitong bituin na nasa kanyang kamay, atin niyang itatalakay. Sabi niya, the mystery of the seven star which you saw in my right hand, the seven golden lampstand and the seven star are the messengers of the seven churches and the seven lampstands which you saw are the seven churches. Na, ito yung identification na dapat nating maintindihan. Sabi niya dito, ang misteryo sa pitong mga bituin, na iyong nakikita sa aking kanang kamay, na mayroong pitong ay nagsimbolo ng seven golden lampstand, the seven star are the messengers of the seven churches, the seven lampstands which you saw are the seven churches. Now, anong sinisimbolohan sa star? Ay messenger. No? Kung ating pababawin pa ang messenger, ito po'y mga ministro o mga pastor na hawak ni Jesus Christ sa kanyang mga kamay. At kung ating pag-aralan ang kasaysayan sa pitong iglesia, ang pitong mga messenger, pitong mga pastor na naglilingkod, hawak niya sa kanyang mga kamay. At alam ninyo bilang mga mananampalataya, kapag ikaw at ako magiging tapat na mga mananampalataya, it is a symbol of star in the hand of God. No? Ganun tayo kahalaga sa kamay ng Panginoon. Sabi niya dito, mapapansin ba ninyo yung candlestick? Hindi sinasabi na candle na mayroong ilawan. Bakit ilawan? Sino ang sinisimbolohan ng ilawan? Seven churches. Ang yung seven churches? Churches means people. Ang ilawan, hindi sinasabing candle na mayroong sapagkat tayo ay walang liwanag. By nature,
tayo ay nagsimbolo lamang ng isang kandilero, wala tayong ilawan. At alam ninyo, sino ang ilawan sa kandilero? No? Ang Diyos ay nagbuhos sa atin ng banal na Espiritu. Binubuhusan niya ang kandilero ng langis upang ang kandilero umiilaw. At alam ninyo, ang ilaw, kung saan ito nanggagaling? Through the power of the Holy Spirit. Kaya nga, tayo walang liwanag sa ating sarili. Ang liwanag nagmula sa Diyos. At dadaloy itong liwanag sa pamamagitan ng ministeryo naman ng banal na Espiritu sa ating buhay. Na mapapansin ninyo, ito ang natutunan natin, identification of God Himself, paano niya, saan nagmula ang kanyang mensahe, saan nanggagaling. At ang mensahe nanggagaling kay Jesus Christ. Kaya nga ang mga nag-aaral sa aklat ng Apokalipsis, maraming mga taong hindi nagbabasa nito sapagkat sabi nila, mahirap basahin, mahirap pag-aralan ang aklat ng Apokalipsis kasi maraming simbolo, hindi maintindihan. No? Pero hindi yan totoo. Ang aklat ng Apokalipsis ay madali natin itong maintindihan kapag ating mapag-aralan, maintindihan ang ministeryo na ginagampanan niya para sa mga makasalanan. At ang Apokalipsis, hindi ito mahirap. This is the revelation of Jesus Christ. At ang revelation ni Jesus Christ, this is not the revelation of the world, but the revelation to His church. Ha? Nilagay niya, ang sabi niya, isusulat mo ito. Ang mga bagay na, nang mangyayari at ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Kaya ngayon yung aklat ng Revelation, this is concerning prophetic message. Mayroong mga prophecy. Hindi pa nangyayari, pinasulat na ng Panginoon para sa kanyang iglesia. At kung pag-aralan ito ng kanyang iglesia, gagabayan niya ang kanyang iglesia sa liwanag ng kanyang mensahe. No? Sapagkat naiintindihan sa bayan ng Diyos kung ano ang mensahe ng Panginoon sa kanyang iglesia. No? Kailan ang kanyang ang iglesia ng Epeso mula 31 AD, natatapos ito sa 100 AD. No? Mapapansin ninyo, ano ang kondisyon? Ating pag-aralan na naman ang kondisyon ng church na ito. What is the condition of this church, Ephesus? Sabi niya dito, ito yung kanilang kalagayan. I know your work, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say that they are apostles and are not, and have found him a liar. Na? At ito pang kasunod, and you have persevered and have patience and have labor for my name's sake and have not become weary. Na, ito yung condition niya. Na, ito yung mapapansin ninyo, ito yung kanyang kalagayan. At sabi ni Jesus Christ sa iglesia ng Epeso, nalalaman ko ang iyong mga gawa. No? Your labor, ang iyong pagpapagod, ang iyong pagtitiis, that you cannot bear those who are evil. And you have tested those na nagsasabi sila mga apostoles, pero hindi. And have found them a liar. Na mapapansin ninyo, alam ninyo, nung ako'y bata pa, bago pa sa pananampalataya sapagkat ako ay nagiging Adventist at the age of 14 years old. At nung ako ay nabautismuhan, walang Bible study. First time kong pumasok sa simbahan, nakikita ko ang nagpabautismo, 20 sila ay nang nanawagan ang pastor na ito yung bibinyagan, hindi ko matitiis na hindi sasama sa magpabinyag. Unang simba ko sa simbahan ng Seventh-day Adventist. Walang Bible study, nagpabinyag ako sa Seventh-day Adventist. Hindi ko mapigilan ang aking sarili, mayroong bumubulong sa akin. Sasama ka sa tumatayo na magpabautismo. Hindi ko maintindihan. Ang lolo ko nang nag-imbita sa akin na isang Seventh-day Adventist, hindi siya pumayag. Sabi niya, mga Seventh-day Adventist, bago sila bibinyagan, mayroong Bible study. Ikaw hindi ka na Bible studyhan. Paano mangyayari yan? Pero sabi ko, pagkatapos ng aking bautismo, Bible studyhan mo ako. Pero alam mo, plano lahat ng Panginoon. Sa araw ng aking pagdalo sa simbahan ng Seventh-day Adventist, God has a plan. Pinipili na niya ako upang mangangaral. At naintindihan ko ito nung ako'y lumago sa pananampalataya. Isang elder ng iglesia nangangasiwa.
Nang nalaman niya ako ang walang Bible study, sabi niya, John, ako ang mag-Bible study sa iyo. Yung lolo ko na nangako na mag-Bible study, hindi natupad yon. Pero there was an elder, faithful elder of the church. At alam ninyo, yung elder na ito, dito ako natuto sa mga Bible study. Nang umuwi ako sa Mindanao, patay na siya. Pero maraming bagay akong natutunan sa kanya. Nakikita ko siya paano siya gumagawa. At minsan sa kanyang Bible study, nakikita ko ang kanyang luha tumutulo. Mayroon siyang passion for the sinners to be saved. At natutunan ko yun sa kanya. At isang linggo, isang araw, kinukumit niya sa Panginoon. No? Nagtatrabaho siya 5 araw lang para sa kanyang sarili. Isang araw, Sabat sa pagsamba. Isang araw, Bible study sa Panginoon. At doon ako nakakuha ng mga technique how to Bible study bago ako nag-aral ng theology sa Mountain View College. Now, ngayon ating pag-aral, ito yung kasaysayan. I know your work. I know your labor. Your patience. Ito ang iglesia ng Efeso. At alam ninyo, napakaganda kung tayo'y mag-commit ng gawain. Isang gawain para sa Panginoon. Ako'y hindi pastor sapagkat frustrated theology ako. Hindi nakatapos sa pagiging pastor. Pero ano ang aking natutunan, pananagutan ko sa Panginoon? Nag-commit ako ng isang panahon. Kahit ako'y tricycle driver sa kapanahunan ngayon, pero mayroong panahon na uupo ako, gagawa ng mga PowerPoint para makapag-preach sa camera para makaabot sa buong mundo. Ito ang gawain natin sa Panginoon. Mayroong mga, ano, I know your work, I know your labor, your patience, you cannot bear those who are evil. Maraming mga nagtuturo ng mali. Pero sa lugar ng Efeso, hindi nila pinapahintulutan na ang mali papasok sa kanyang iglesia. You have tested those who say that they are apostles and are not. No? Mayroong mga ngaral, pero ano, well-protected ang iglesia ng Efeso. At nasusumpungan nilang mga liar pala. Mayroong mga liar na mga apostle. You have persevered, you have patient, have labor for my namesake, and not become weary. Ang iglesia ng Efeso, mayroon silang magandang kaugalian na sila po'y hindi napapagod sa kanilang gawain. No? Sabi ng Panginoon. Kaya nga, ito yung ano? Ano ang kanilang kalagayan? Ito yung kalagayan nila. They guarded carefully the church against evil. Ibig sabihin, sa kanilang paggawa, sa kanilang pagpagod, sa kapanahunan ng iglesyang ito, ang mga alagad, ang 12 alagad, si Apostol Pablo, sila yung mga nangangasiwa na mga ministro sa kapanahunan ito, yung church age sa panahon na ito, ay kanilang they guarded carefully for the church against evil men. No impurity was harbored in this church, nor would tolerate false teachers. No, mapapansin ninyo, kaya nga, maingat sila, walang mga false teachers na makapagturo sa loob ng kanilang iglesia. No, mapapansin ninyo sa sulat ni Apostol Pablo sa Gawa 20. Ito yung kanyang sulat dito sa Gawa 20. No, 19 at saka 20, tandaan ninyo si Pablo sa Episo. For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Sabi niya dito, pagkatapos kung aalis, alam ko na mayroong mga mabangis na mga wolves na lalabas mula sa inyo at walang awa sa mga kawan. No? Also from among yourself, men will arise speaking perverse things to draw away the disciple after themselves. Alam ni Apostol Pablo, among you, may mga Kristiyano na mga mapagkunwari at magsalita ng kabaliktaran. At alam nin, ito yung mga warning na ginagawa ni Apostol Pablo sa iglesyang ito. Sapagkat sa iglesyang ito, iniingatan nila ito na walang magtuturo ng mali. Walang mga false teachers na mga makapasok. Well guarded ang iglesia ng Ephesus. I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak. Remember the word of the Lord Jesus that He said, it is more blessed to give than to receive.
No? It is more blessed to give than to receive. Na mapapansin ninyo, ito yung bilin ni Apostol Pablo. No? I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak. Ito yung bilin niya sa kanyang sa mga iglesia ng Epeso. Ito yung bilin ko sa inyo. Suportaan ninyo ang mga mahihina. Ito yung gawain nila. No? Itandaan ninyo ang bilin ni Jesus Christ. Mapalad, no? Ang magbibigay kaysa tatanggap. No? Ating nalalaman ang kanyang kondisyon. Yun yung kanyang kondisyon, napakaganda. Ating pag-aralan kasunod, ano naman ang problema sa iglesia ng Epeso? Ito yung problema sa, ano, mapapansin ninyo, ito yung format paano niya itinuturo ang sulat niya papunta sa pitong iglesia, mga sulat ni Jesus Christ papunta sa pitong iglesia. Ating pag-aralan ang problema sa iglesia ng Epeso. Nevertheless, I have this against you that you have left your first love. Bagamat maingat sila sa kanilang paglilingkod, well guarded ang mga katuruan na hindi makapasok ang mga false teachers sa iglesia ng Epeso, ito yung puna. Ito yung problema na nakikita ni Jesus Christ sa iglesyang ito. No? Mula 31 AD hanggang 100 AD, ito yung kasaysayan ng kanilang iglesia. Nevertheless, I have this against you that you have left your first love. Iniwanan nila ang dati nilang pagmamahal sa Diyos. At nang tinitingnan ko sa sulat ni Ellen G. White, paano ba tumatalikod sila sa kanilang pagmamahal sa Diyos? How this church na forsaken their first love. No? Paano ba nila tinalikuran ang kanilang pag-ibig sa Panginoon? At kung inyong babasahin yung gawa, aklat ng mga gawa mula, kung hindi ako magkakamali, yung 5 at saka 6 or 6 o 7 ng gawa, mayroong problema sa iglesia niyan. Anong problema nila? Ay ang mga, kasi lahat ng mga nangangailangan pinaglingkuran ng mga alagad. So mayroon silang ginagawang mga collection para tulong. Kaya nga, yung mga iglesia na pinaglingkuran ni Apostol Pablo, nagkukulik sila ng mga mga offering. No, para ano, dadalhin nila sa Jerusalem, sapagkat ang Jerusalem ito yung center sa kanilang pangangasiwa sa paglilingkod sa iglesia. Doon nila binibigay, doon nila tinatambak ang mga tulong at mula sa Jerusalem, ibabalik na naman nila sa mga nangangailangan. Pero napapansin ninyo, sa iglesia ng Epeso, mayroong malaking problema. No? At ito yung sulat ni Ellen G. White sa Act of the Apostles, page 88, paragraph 1. Thus it came to pass that as the disciples were multiplied, habang dumadami ang mga mananampalataya, the enemy succeeded in arousing suspicions in some of those had formerly in the habit of looking with jealousy in their brethren in the faith, of finding fault with their spiritual leader. Na mapapansin ninyo, habang dumadami ang mga mananampalataya, ay si Satanas gumagawa ng paraan paano sila magkakaroon ng problema. Ang mga tao habang nagministeryo ang mga alagad, ay tinitingnan nila ang mga paggawa ng mga leaders, paano ba sila tumutulong, paano ba sila tinutulungan ng mga alagad. Kasi dinidistribute kung mayroong mga balo, mayroong mga orphan, pinaglingkuran ng mga alagad yon. Binibigyan ang mga walang pagkain, pinagbibigyan yung walang mga bahay, pinaglingkuran nila habang lumalago ang iglesia. At mayroong mga mananampalataya na nagkakaroon ng jealousy. No? On their brethren in the faithful of finding fault. Oh? With their spiritual leaders. Naghahanap sila ng mali. Sa halip na sila titingin na maglilingkod sa harapan sa Diyos at magtatapat, tumitingin na sila ngayon sa mga leader at ang mga leader hinanapan nila ng mali. At sabi nila ay mayroong mga paborito ang ating mga leader, no? Ang mga Grecian Hebreo ay mga ano naman, yung mga Greeks ay may mga pabor doon sa mga Hebreo, ang mga Greeks ay ano, yung mga distribution ay hindi patas. Kaya nga na nagkakaroon ng problema, away-away sa kanilang ano. Ito yung dahilan kung bakit, mula sa kanilang pagmamahal sa Diyos, ay ano, nabaling sa pagtingin sa tao. At alam ninyo, ang problema nila, problema din natin ngayon minsan. Mayroong mga taong naglilingkod,
At nang sila'y tinulungan ng iglesia, nakapokus na sila ngayon sa mga leader. Kung hindi na magpapatuloy ang kanilang tulong, ay nadi-discourage na sila kasi hindi na sila tinutulungan. Sa halip na ang alam ninyo mga kapatid, ang sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo dapat titingin na ang iglesia dapat tulungan ako. Kung hindi, ang dapat natin gagawin sa paglilingkod, ano ang matutulong ko sa iglesia? Ano, paano ako makakatulong sa gawain ng Panginoon? Sa halip na hindi magiging Christ-centered and His ministry, ay nabaling ang kanilang pagtingin sa kanilang self-centeredness. Ang kanilang pagtingin, tinitingnan nila ang iglesia kung paano tumutulong sa kanila. Ito yung nangyayari kung paano nawala ang kanilang pagmamahal sa Diyos. And cause of the complaint was in alleged neglect of Greek widows in the daily distribution of assistance, or any inequality would have been contrary to the spirit of the gospel, yet Satan had succeeded in arousing suspicion. Prompt measure must now be taken to remove all occasion in dissatisfaction, lest the enemy triumph in his to bring his division among the believers. At alam ninyo kung anong solusyon ang ginagawa. Sabi nila, dapat ay sa mga suliraning ito mayroong mga ngasiwa. Dapat hindi mawawala ang mga pangangaral at dito nanalangin ang iglesia, naghalal sila ng mga diakono. At ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng 7 deacons sa Aklat ng Gawa. Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng problema. That is the first problem of the Church of Ephesus. Nagkakaroon ng division among themselves. Anong problema? Kasi yung kanilang nag-iisip sila na hindi patas ang pagtulong sa kanila. Na mapapansin ninyo, they have forsaken their first love. Ito yung problema sa iglesia ng anong solusyon? Ating pag-aralan ngayon ang solusyon. Ano ang problema sa iglesia ng Epeso? Ang problema nila ay iniwanan nila ang dati nilang pag-ibig. They have forsaken their first love. At alam ninyo, importante yan, ating matutunan ngayon, paano solusyonan. At alam ninyo, naranasan ko din yan bilang mananampalataya. Nung ako'y bago pang mananampalataya, nang habang ako'y nagbabasa ng Biblia, ay hindi ako nagsasawa. Walang pagsasawa sa pagbabasa ng Biblia. Araw at gabi, parang nauuhaw, nagugutom ako sa pagbabasa ng Biblia. Pero dumating ang panahon na nababago ang aking damdamin. Anong nangyayari? Mayroong mga panahon na nawawalan din ako ng ganang magbabasa ng Biblia at ayaw ko nang babasahin ang Biblia. At ito din ang naranasan ng iglesia ng Efeso. Pero alam ninyo kung anong turo na binibigay ni Jesus Christ sa iglesia na ito sa kanilang problema at suliranin. Ito yung sabi ni Jesus Christ sa Revelation 2:5. Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the first work. Or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Pero nang nakikita ni Jesus Christ ang problema, mayroong solusyon sa problema. No? Nang nakikita niya ang iglesia ng Epeso, ito yung problema nila. Nagkawatak-watak sila, mayroong division among themselves. Nagka-problema sila sapagkat hindi na sila tumitingin kay Kristo, tumitingin na sila sa paglilingkod ng mga leader. At nawalan sila ng tiwala, ng hihina, hindi na nila pakinggan ang salita ng Panginoon. Ito yung panawagan. Remember therefore where you have fallen. At kung babalik tayo sa ganung kalagayan, ganun din ang ating gagawin. Ano bang pasimulain ng iyong paglilingkod sa Panginoon? Nag-umpisa ka ba sa pagbabasa ng Biblia na nagugustuhan mo ang iyong pagbabasa? At dumating ang punto na nawalan ka ng gana ng It is because you have forsaken your first love. Anong advice ni Jesus Christ? Remember therefore where you have fallen. Saan ka nahuhulog? Saan ka nadapa? Doon ka tatayo. No? Ito ang repent and do the first work. Ano ang ginagawa mo dati? Gagawin mo uli. No?
Kung ikaw mangangaral ngayon, wala nang gana sa pangangaral, tatayo ka at mangangaral ka uli. Ito ang ano ng iglesia ng Epeso. Napapansin ninyo, alam ko sa mga lahat ng nabautismuhan sa Panginoon, sa unang araw ng inyong bautismo, ano ang inyong nadarama? Nadarama ninyo ang kagalakan, kasayahan na hindi ninyo maintindihan. Hindi ninyo maranasan. Nung ako'y nabautismuhan, at alam ninyo, ito yung aking masasabi, ganito pala ang mabautismuhan sa Panginoon. Mayroon kang kagalakan na hindi mo maintindihan. No? Sapagkat sa araw na yan, nabukas ang langit para sa iyo, ikaw ay ginawa ng anak ng Diyos. At ang isang kalagayan sa pagiging anak ng Diyos ay isang kagalakan. Nang nakikilala mo si Jesus Christ after your baptism, you have joy in your heart. You have peace na hindi mo maintindihan. At saan ka nakatingin? Kay Jesus Christ because you love Jesus Christ. No? Lahat ng ano, kapag ikaw ay bagong mga mananampalataya, hindi ka masawang magsasawang makikinig sa Bible study. Hindi ka magsasawang dadalo ng maaga sa simbahan. Hindi ka magsasawang magbabasa ng Biblia. Mayroon kang kagalakan. Sapagkat isang relasyon na nabubuo, nakikilala mo ang Panginoon na iyong pinaglingkuran. No, mapapansin mo, kapag ikaw ay bagong mananampalataya, hindi ka magsasawang magbabasa ng Biblia sapagkat gusto mong malaman ang katotohanan. At ang katotohanan na alam mo ay hindi sapat, gusto mong madagdagan ng madagdagan. No, mapapansin mo, ito ang tunay mong kalagayan. No? Ang mga panalangin ninyo, napakaganda damdamin sa isang bagong mananampalataya ng isang panalangin. Minsan may mga panalangin tayo, hindi lang katatlong bisis sa isang araw. Marami. At nadadama natin ang pagiging malapit sa Panginoon nang tayo ay nagiging mga mananampalataya pa. Pero ang kasaysayan nila dito, kinalimutan nila ang dati nilang pagmamahal sa Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, babalik ka kung saan ka nahulog. Tatayo ka. This is the counsel of, ano, remember therefore where you have fallen. Repent and do the first work. Na mapapansin ninyo, ito yung iglesia ng Epeso. Ang Panginoon, alam ninyo, napapansin ko dito sa pitong iglesia, ang Diyos mayroong napupuna. Bawat iglesia, siya'y mayroong napupuna. At anong alam ninyo kung anong hinihintay ng Panginoon? Repent and do the first work. Repent. Mapapansin ninyo, ang panawagan, magsisi. At alam ninyo, habang si Jesus Christ naglilingkod sa santuario, kapag tayo'y mahulog, magkakamali, magkakasala, ang hinihintay ng Panginoon sa atin, repentance. Ang repentance, ito po'y pagkalungkot sa kasalanan na nagawa sa harapan ng Panginoon. At ito po'y pagbalik loob. At ang Diyos ay muling magpapatawad, magbibigay siya ng bagong pagkakataon. Pero kung hindi ka magsisisi, wala na siyang ibang magagawa. Aalisin niya ang kandelero sa iyo. Mayroong time kung saan masasara ang kaligtasan. Ito yung napupuna, no? Ito, maliban sa kililimutan nila ang dati nilang pagmamahal, ito pa ang pangalawa na napupuna ng Panginoon. Ito ang problema niyang pangalawa. No? At sabi niya, but, ang kanyang kalagayan, but this you have, that you hate the deed of Nicolaitans, which I also hate. Ating pag-aralan ngayon, ano ba itong Nicolaitans? Na, mapapansin dito, bagamat kinalimutan niya ang una niyang pag-ibig, pero ito yung nakikita ng Panginoon sa kanyang kalagayan. No? But this you have, that you hate the deed of Nicolaitans, which I also hate. Yung kinapupuutan ang gawain ng mga Nicolaitans. Ano itong Nicolaitans? Gusto kong ipapaliwanag, sino at ano itong gawain ng mga Nicolaitans sa kanilang kapanahonan. Ang Nicolaitans, galing ito sa isang tao na Nicholas, isang mangangaral na si Nicholas, at siya po'y nangunguna sa isang sikta, no? Sabi dito sa, ano, he was a Sikh whose character were impure and licentious. Ito yung definition na binibigay sa komentary ng hinanap ko.
ang kung ano itong Nicolaitans. Isang sikta ito ng relihiyon na ang karakter ng relihiyong ito impure ay at saka licentious ang pagkatawag. Nang tinitingnan ko sa dictionary, ano itong licentious? No? Sabi niya dito, unrestrained by law. Ito yung isang sikta na hindi gumagalang sa kautusan. Hindi nagpailalim sa kautusan. Kung mayroong kautusan ang Diyos, hindi ito sumunod sa kautusan. No? Morality laws. Kasi mayroong moral law, hindi nila sinusunod. Isang sikta ito na hindi, ang ibig sabihin, ito is isang sikta na hindi sumusunod sa utos ng Diyos. No? Ang ibig sabihin, they are liberal. No? They felt that the church was too strict in maintaining its standard. Their teaching were on abuse of grace since they advocated that the Christian were free from the law of God and its principles. No? Kaya nga, ang ano nila, ang isang siktang ito ay isang liberal na sikta na ayaw nila na ang isang reliyon ay mayroong boundaries, mayroong batas na sinusunod. Itong siktang ito ay hindi sila sumusunod sa batas. And their teaching were on the abuse of grace. Ginagamit nila ang grasya ng Diyos, isang lisensya ng isa paggawa ng kasalanan. Sabi nila, ang Diyos ay mayroong grasya at ano, ang kanilang paniniwala, ang itong Nicolaitans, ang kanilang paniniwala ay ang ating body, ang spiritual body at saka spirituality ng isang tao, ang body at ang spiritual na bahagi ng tao ay magkahiwalay ang kanilang paniniwala. Ang ating katawan hindi nakaapekto sa ating espiritualidad. Ang paniniwala nila, kung ano ang gagawin ng ating body cannot affect the spirituality of a person. For example, anuman ang gagawin ko, hindi ito makaapekto sa aking pananampalataya. Kaya nga, yung pananampalataya nila na once saved, always saved. Once natanggapin ko si Jesus Christ, kahit ano ang aking gagawin, ligtas na ako. Ito ang kanilang paniniwala. At ito yung doktrina at sa doktrina ng Nicolaitans. At ang doktrina ng Nicolaitans, hindi ito sumusunod sa kautusan. Kaya nga, dahil mayroon ng grasya, ay ang grasya ay inali, ano na, ang kanilang paniniwala dahil namatay na si Kristo ay wala ng kautusan, hindi na kailangan. Ano ang gagawin natin? Tayo iligtas na. Once saved, always saved. Pero pag titingnan ninyo ang Nicolaitans, ito yung sinasabi ni Jesus Christ, and this is but this you have, that you hate the deed of Nicolaitans, which I also hate. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay kinamumuhian ito ng Panginoon na walang standard ang isang pananampalataya. At hindi yan pwede. Ang relihiyon na walang standard ay malawak na daan yon. Ang sinasabi ng Panginoon, magsipasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat mayroong standard na susundin ang iglesia ng Panginoon. But the doctrine of Nicolaitans ay liberal, no? Libre lahat. Karamihan sa mga relihiyon ngayon walang bawal. No? Walang bawal. Kasi kaya nga mayroong mga pastor sa ibang Protestant ngayon kumakasal na kahit mayroon na kasing ano ngayon, pagkakasal sa mayroong pagkakasal na ngayon sa mga parihong lalaki at parihong babae. At madali nila itong tatanggapin. Pero sa mga Seventh-day Adventists, it cannot be. Hindi pwede na kakasalin ng aming ministro ang parihong lalaki at parihong babae. No? Sabi niya dito, kasunod, kaya nga mapapansin ninyo, ang Nicolaitans hindi na nila sinunod ang Ten Commandments law. Pero pag ating titingnan si Jesus Christ, hindi na ba mahalaga ang Ten Commandments? Do not think that I have come to destroy the law of the prophets or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill it. No? Sabi ni Jesus Christ, ang mga relihiyong ito, sabi nila na dumating si Kristo, winasak, winalang bisa na ang kautusan. Pero si Jesus Christ, kapag ating tatanungin, nang namatay siya para sa kasalanan, nawala ba ang kautusan? No? Do not think, huwag kayong mag-iisip na inalis or destroy ang mga law at the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill.
At ito sa 18, for as surely I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one little, will by no means pass from the law, till all is fulfilled. Dapat ba nating susundin? Dapat ba nating tuparin? Walang kahit tuldok o kama ang mawawala hanggang ang lahat ay matupad. Sa bayan niya, kailangan masunod pa rin ang kautusan. Na mapapansin ninyo ating nana, dito tayo sa closing niya. Sa kanyang promise. Ito yung closing niya. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ito yung panghuli niya, yung pang-closing niya na pananalita sa iglesia ng Epeso. Malapit na tayong matapos. Ito yung panghuli. Sino yung mayroong pakinig ay makinig what the Spirit says to the churches. No? Sabi niya, atin ang natutunan, atin ang nalalaman ang mensahe ng Panginoon sa iglesia ng Epeso. Ang kanilang problema, ang solusyon ng kanilang problema. No? Ang kanilang magandang ginagawa ng kung saan natutuwa ang Panginoon. At dito yung panghuli, sino yung may pandinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Na mapapansin ninyo, ating nakikita ang order mula greetings, identification, condition, problem, counsel, at closing, and the last one, the promise. Ano ang promise ng Panginoon sa iglesia ng Epeso? Ito yung kanyang promise. To him who overcome, I will give to eat from the tree of life which is in the midst of the paradise of God. No, sabi ng Panginoon, mula 31 AD hanggang 100 AD. Ito yung church age. No? Ito yung mga panahon kung saan ang iglesia ng Epeso, ang mensahe ng Panginoon patungkol sa kasaysayan sa iglesia ng Epeso. Yan ang sabi ng Panginoon, sa lahat to him who overcome. Mapapansin ninyo, personal to any individual ang promise ng Panginoon. Sa kanya na magtatagumpay. Hindi niya sinasabing sa kanila. To them. But sinasabi ng Panginoon, to him. It means to every individual na mag-overcome. Anong promise niya sa lahat ng magtatagumpay sa iglesia ng Epeso? I will give to it from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Sabi niya, I will give to it from the tree of life. Pakakainin ka niya sa tree of life. Nasaan matusumpungan ang tree of life? In the midst of paradise. Na? Mamaya ating pag-aralan ang tree of life sapagkat ito yung tree of life. At alam ninyo, ang tree of life natin ngayon, bagamat hindi pa tayo nakarating sa pangako ng Panginoon. At alam ninyo ang pangako ng Panginoon, kailan ito ibibigay ng Panginoon sa iglesia ng Epeso na magtatagumpay, papakainin sila ng bunga ng kahoy ng buhay na nasa kalagitnaan ng paraiso ng Panginoon. Sa ating kapanahunan ngayon, mayroon na ring tree of life na ating makakain araw-araw. Ano itong tree of life natin ngayon? Sabi niya, pagbabasahin natin yung John 6:63. No, ito yung ating tree of life while waiting the real tree of life in heaven. Habang tayo naghihintay sa pangako ng Panginoon na matanggap natin mangyayari sa ating buhay, pwede din tayong magkakaroon ng tree of life sa ating kapanahunan ngayon. Saan tayo makakakain sa bunga ng punong kahoy ng buhay? Ang mga pahina ng inyong Biblia is a symbolize the tree of life. Ating mababasa ito sa 6:63. The words that I speak to you are spirit and they are life. No? Mapapansin ninyo, ang mga salita ng Panginoon na inyong pag-aralan araw-araw, ang Biblia na inyong babasahin, ang Biblia na inyong mapapakinggan sa pamamagitan ng bibig ng mga ngaral, ito'y tree of life. Ito'y magbibigay ng buhay sa inyong spiritual na pagkatao. At ito yung inyong pagkaing spiritual. At dito natin isusustain ang ating spiritual na pagkain araw-araw hanggang tayo'y magtatagumpay sa langit na bayan. At kung darating si Jesus Christ, lahat ng magtatagumpay sa iglesia ng Epeso mula 31 AD hanggang 100 AD ay pahintulutan ng Panginoon. Ito yung pangako niya sa iglesia ng Epeso.
papakainin sila sa kahoy ng buhay, no? Na tagkahoy ng buhay na makikita sa kalagitnaan sa paraiso ng Panginoon, no? Kung ating babasahin ang Revelation 22 verse 2. Patungkol ito sa tree of life na the promise of God. In the middle of the street and on the either side of the river. Saan yan nilalagay ang tree of life? Kung inyong pag-aralan doon sa Garden of Eden, nasa kalagitnaan ang tree of life. Tree of knowledge and tree of life in the midst of the Garden of Eden sa Genesis. Pero sa langit na bayan, ilalagay din niya sa kalagitnaan ang tree of life. In the middle of the street and of the either side of the river, the tree of life which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit, kailan? Every month, the leaves of the tree were for the healing of the nation. Mapapansin ninyo ang tree of life, kailan ito, ilang beses ito mamumunga sa isang buwan at ilang klaseng bunga mayroon ito. No? Mayroong mamumunga siya 12, which bore 12 fruits each tree. No? Bawat punong kahoy, 12 kinds of fruits. No? Mayroong mangga, mayroong avocado, mayroong lahat ng 12 kinds. Every month mamumunga ito. No, mapapansin ninyo, bakit every month mamumunga? Kasi every month kakainin natin ang tree of life. Every month kakainin natin kasi every month mamumunga. Pagkatapos niya mahinog, kakainin. Tapos mamumunga na naman siya uli at the end of the month kakainin na naman ng mga banal. Ito yung magsusustain sa ating immortality. Nang ginawa niya ang tao ang magsusustain sa ating immortality, hindi internal ang ating immortality. Ang ating immortality ay external na kalagayan. At ito'y magsusustain sa atin ang tree of life ng Panginoon sa kalagitnaan ng kanyang paraiso. No? Kailan ito mamumunga? Bawat buwan. At ang mga dahon nito ay panggagaling sa lahat ng mga bansa. The healing of the nation. No? Bakit healing, not healing of the sickness, healing of the nation? Magkakaiba ang ating lingwahe, magiging isang lingwahe na lang. Magkakaiba ang ating rasa, ang ating height. No? Alam niyo kapag mabubuhay si Adan, sa lahat ng mga maliligtas, magugulat si Adan, ang mga tao ay 5 feet, si Adan ay 14 feet. No? Kaya nga, pagtingin niya Adan sa atin, unano tayo. Pero kapag ang dahon nito magiging healing of the nation, kapag nandoon na tayo sa langit, ang dahon magiging kagalingan, ang ating height tataas din. Ha? Kaya nga, ito yung panghuli natin. At kailan mangyayari ang ating pagtitipon at pagkain ng bunga ng kahoy ng buhay na pangako ng Panginoon sa Iglesia ng Efeso? And it shall come to pass that from new moon to another and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me. Thus saith the Lord. Mapapansin ninyo, dalawang beses ang ating pag-iipon, mayroong lingguhan na pag-iipon. No? At sa bagong langit at bagong lupa na lilikhain ng Panginoon, doon na ang pangako ng Panginoon matitikman natin. From new moon to another. Sa isang buwan at sa panibagong buwan. Ano ito? Monthly ang pagbubunga ng kahoy ng buhay. Kakain tayo. At from Sabbath to another, ang pagsamba natin weekly. Every seventh day of the week. At ito yung Sabbath na weekly ngayon, ikapitong araw, ang pagsamba natin sa Panginoon. Mayroong mga nagsasabi, yung Sabbath ay pahinga yan. Hindi yun pahinga. Pagsambayan sa harapan ng Panginoon sa bagong langit at bagong lupa. Kung sasamba ka doon ng weekly sa bagong langit at bagong lupa, bakit hindi ka sasamba ngayon weekly? No? At pagbabasahin mo yung Levitico 23, a holy convocation, a holy gathering, holy convocation. Kaya nga, ang Sabbath, hindi ito para matulog sa bahay magpapahinga. Pahinga ito para sa Panginoon, para sambahin siya. Sana ngayong gabi ating natutunan ang isang napakagandang paksa sa Iglesia ng Efeso. At alam ninyo, ang problema ng Efeso ay maaring problema din natin ngayon. Ang kasaysayan sa pitong iglesia, pitong uri ng problema sa lahat ng mga mananampalataya throughout the ages.
Pero ang unang problema sa iglesia, ang unang problema ng iglesia, ng Panginoon, ang iglesia ng Epeso, they have forsaken their first love. Kung mayroong mga mananampalataya na nawala ang kanilang pag-ibig, pagmamahal sa Diyos, mayroong solusyon. Kung saan ka bumagsak, doon ka babangon. No? Kung ang dahilan sa iyong pagbagsak, hindi pagsamba, hindi pagpanalangin, hindi pagbabasa sa Biblia, kukunin mo yan lahat. Umpisahan mo, tatayo ka muli at makakabalik ka. Ito ang payo ng Panginoon sa Iglesia ng Epeso at magtatagumpay ka. At kung ikaw ay magtatagumpay, papakainin ka ng Panginoon sa kahoy ng buhay na nasa kalagitnaan ng kanyang paraiso. Ito ay po'y manalangin sa ating pagtatapos at ipanalangin kita, kaibigan. Aming dakilang Diyos, maraming salamat, Ama, na sa gabing ito aming natutunan ang napakagandang paksa. Aming pinag-aralan ang pitong iglesia. Kasaysayan sa pitong iglesia bago kayo darating. Ang kasaysayan, yugto ng pitong iglesia, ito yung pitong yugto sa kasaysayan. At kung matapos ang kasaysayan ng iglesia, matatapos na rin ang sanlibutan. At kami nagpapasalamat na sa huling iglesia na kami. Ngunit aming pag-aaral sa YouTube ang bawat isang iglesia, may matutunan kami sa aming paglilingkod. At aming hinihiling ang inyong pangangasiwaan kami. Tutulungan ninyo kami na habang kayo naglilingkod sa santuario para sa mga makasalanan, kami din sa sanlibutang ito maglalapit sa iyo sa santuario na inyong pinaglingkuran. Ilapit namin ang aming kalagayan. Anuman ang aming kalagayan, hindi namin ito mababago sa aming sarili. Ngunit kami mayroong mapupuntahan, ikaw na naglilingkod sa inyong santuario. Pangasiwaan ninyo, Ama, ang aming buhay. Ipagkaloob ninyo sa amin ang inyong tulong, ang inyong gabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tulungan ninyo ang bawat isang nanonood na sila ay magiging tunay ninyong mga anak. Tatanggapin kayo bilang personal na tagapagligtas. Alam ko na sa maraming mga manonood na intindihan nila, lalapit lang sila sa inyo. Maghanap kayo ng Seventh-day Adventist kung saan makapaglilingkod kayo ng lubos sa inyong Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagdinig, Panginoon. Pagpapalain ninyo ang bawat isa. Ito po'y aking hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At magandang gabi sa inyong lahat.